Narito na ang PTV Balita Ngayon. Naging produktibo ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, maraming na-accomplish ang Pangulo sa pakikipagpulong niya kay Indonesian President Joko Widodo at iba pang opisyal ng Indonesia. Kabilang ani rito ang ilang usapin at kasunduan sa larangan ng defense cooperation, cultural, creative economy at pagpapatibay ng bilateral cooperations. Ikinatuwa din ng Pangulo ang pagkakaroon ng interes ng Indonesia sa economic recovery ng Pilipinas. Samantala, positibo ang Pangulo na ang mga nilagdaang kasunduan ay makakatulong hindi lamang sa Pilipinas at Indonesia, kundi pati na rin sa mga miyembro ng Southeast Asian nations. Matapos ang pagbisita sa Indonesia ay tutungo din ngayong araw sa Singapore si Pangulong Marcos Jr. kasama ang ilang gabinete. Samantala, humingi na tayo ng update kaugnay sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore ngayong araw. Mula Singapore, may live report si Mark Fetalgo. Mark. Layumig sa ikalawang leg ng kanyang state visit, inaasahang magiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagpulong sa iba't ibang opisyal, gayon din sa Filipino community dito sa Singapore. Mamayang alauna ng hapon ang inaasahang dating ni Pangulong Marcos Jr. dito sa Singapore, kung saan inaasahang sasalubungin siya kina Charity Affairs Emmanuel Fernandez, ilang opisyal ng pamahalaan ng Singapore at embassy officials. Pagkatapos nito, tsaka didiretso ang Pangulo kasama ang Philippine delegation sa Shangri-La Hotel, kung saan gaganapin ng welcome party, private lunch at courtesy call ng Temasek Foundation. Nakatakda din makipagpulong mamayang alas 6 ng gabi ang Pangulo sa Filipino community sa Hobie Auditorium ng National University of Singapore. Nasa halos 2,000 OFWs ang inaasahang dadalo sa meeting with the Filipino community. Kabilang naman sa mga aktibidad ng Pangulo sa ikalawang araw ng state visit ay bukas, September 7, ang orchid naming ceremony bilang pagkilala kay Pangulong Marcos Jr. at sa First Lady. Sa Istana Presidential Palace naman, gaganapin ang state visit welcome ceremony, kung saan magkakaroon ng magkahiwalay na bilateral meeting ang Pangulo kina Singapore President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong. Inaasahan ding lalagda sa Memorandum of Understanding sina Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Lee. Lalahok din ng Pangulo sa Philippine Economic Briefing at Roundtable Meeting kasama ang Singapore Business Community, kung saan iba't ibang kasunduan ang mabubuo. Bukod nga sa pagkapalakas ng economic ties ng Pilipinas at Singapore, layon din ang state visit ng Pangulo na makahikayat pa na maaring mamuhunan sa bansa, lalo't ang Singapore ang itinuturing na top trading partner ng Pilipinas sa ASEAN. Layumig sabik naman ang Filipino community na makita ng personal ang ating Pangulo para na rin maipabot sa ating Pangulo ang ilang sa kanilang hinaing, kabilang na nga dyan yung mabagal na proseso ng Overseas Employment Certificate, gayon din yung pagkakaroon ng day off. At yan na muna ang pinakauling balita mula dito sa Singapore. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat at happy birthday, Mark Fetalgo. Sa ibang balita, umabot na sa mahigit 257,000 estudyante ang nakakuha ng educational assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez, nakapagpalabas na sila ng 649 million pesos sa loob ng tatlong Sabado. Sa ngayon, mayroon pang 900 million pesos na pondo ang ahensya. Pagtitiyak naman ng DSWD, mabibigyan pa rin ng educational assistance sa mga estudyanteng walang internet o hindi nakapagparehistro sa kanilang website. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Alas ng Duwan ng PTV Cordillera. Naimbangal daw na Yumi, Prioridad ti Technical Working Group ti Panakabukol, ti Implementing Rules and Regulations wenno IRR para iti Metropolitan Baguio City, Latinidad, Itogon, Sablan, Tubac, ken Tumlay Development Authority. Nabutusan na chairman ti MBLISDA Governing and Policy Making Board ni Mayor Benjamin Magalong, bait a Vice Chairman but ni Benguet Governor Melchor Diclas. Sigun kin Mayor Magalong, puntiryada ang may final ti linaon ti IRR sakbay ti October 15, ken may sumitir iti Kongreso intun October 30, tapno may sangbot iti 2023 National Budget. Kinunananasken nga ununanda ti organisasyon ti IRR tapno may itunok iti aknom ti maysa at Development Authority. Karaman dito iti panakabukol ti Departamento ti Waste Management, Flood Control, Disaster Response, ken Traffic Management.
dapat matapos yung IRR natin. Pero yung priority muna natin habang ginagawa yung IRR is to finalize yung organization ng BLIS. At the same time, yung budget. Yun ang kailangan yun. Kasi kailangan may alignment yun, yung organization with budget para mahabol sa 2023. Iti sa baladamag in laulawag ti National Commission on Indigenous Peoples, mabalin nga ituloy. Dagiti na isugudan nga umili nga agpili. Kadagiti Indigenous Peoples Mandatory Representatives iti barangay level, aging ga iti provincial level. Imuna na sinuspindir ti NCIP ti panang dutog iti IPMR iti pagilian. Kalpasan anak ti biyang dagiti politiko. Napalagipan ba't dagiti opisyalis ti NCIP iti regional kan provincial offices na igiyadala ang dagiti IPs iti umno a proseso saan kat ang makibiyang iti panakadutok ti IPMR. Nasok 5,000 dagiti IPMR iti pagilian. Punkiriyat ahensya amadan iti nasok 7,000 nga IPMR ita atawad. Naibalakad mo't iti tunggal LGU nga awan ti rason tapos saan ang may payan iti pondo ti maysa nga IPMR. Iti kanito ang nadutukan ti IPMR iti katengaan itawan. Agtrabaho, may tunos iti mandato na nga awanan iti budget ng nasken nga mairamanan ang mapunduan iti sumaruno at tawan. Sa hindi pa nag-process, mag-submit muna sila ng resolusyon na nakasulat doon yung limang importanteng kriteria na isusulat nila, and that will protect the selection process. Maiwasan na may mag-influence na mga politiko, naiwasan na ang NCIP makikialam kasi detalyado ang susulat doon sa kanilang resolusyon. Dagitapay lang dagdago dyan adamag, manipo dito yung PTV Cordillera. Siyak ni Alas Sunduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Alas Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.